Bahrain, sa Abu Dhabi, sa Dubai, sa Sharjah, sa Deira, Singapore, sa Hong Kong, sa Australia, sa Canada, sa America, sa Russia. In Russia, when we are younger, we play with Armalite and rocket ships. And we name our children Vladimir when they grow old. They're very strong in the Russian countryside. It is very, very snowy there. Favorite ko action ng Russian. Hello po sa mga... Maraming Pinoy sa Russia. Sa Ukraine din. Hello po. Magbatiin na kayo. Anyways, mga pang... May caller ba tayo? Sa mga gusto mong matawagan through Messenger, mag-PM lang po kayo sa amin sa Energy FM 1067. And we are going to call you sa ano, sa Kuwait din. Hello po. Ayan. Kami tatawag sa inyo through Messenger, no? Mga pangga. At sa pag naka-globe ka, 7001-7949 or 8721-2429. Landline parehas yan, mga pangga. Pag globe ka, pwede mong tawagin yung 7001-7949. Pwede rin Messenger. Mag-PM ka sa amin sa Energy FM 1067 na Facebook fanpage at tawagin ka namin. Oo. Sabi namin siya, hello? Are you a good friend? Good friend? Good friend? May sapak na naman ako talagang buhay ko. Yeah. Ay, let's congratulate mga panggano. Our very own Jokoy. For hosting the 61st Golden Globe Awards in the US. I ano pa mga panggano, I shared my thoughts about the Jokoy fiasco ngayon. Habang walang caller, pag-usapan natin. Sa mga hindi po nakakalam, alam nyo ba? Alam nyo? Alam nyo? Hindi. Si Jokoy po ay isang stand-up comedian na internationally known. No? Marami na pong Pinoy. Ang si Jardy Guzman, di ba? Ang pinakaunang Pinoy na stand-up comedian na alam ko, si Rob Schneider. May lahing Pinoy yan. At saka si Rex Navarrete. Yan yung mga OG, mga pangga ng comedy. Si Jardy Guzman, kailan lang din. Pero si Jokoy, panahon niya to. Bago Jokoy, nagkaroon ng Jeff Dunham. Stand-up comedian, mga pangga. Kasi, ito po yung, dito, ito talaga, market ako ng comedy, mga pangga. So, bago siya, ang mga sikat ay si Russell Peters, si Trevor Noah, si George Carlin. Ito yung mga pinapanood ko. No, si old clips of Steve Harvey. I watch this. Si Tom Papa. Marami yung mga panggana. Pero, ang pinakasikat ngayon halos ay si Jokoy. Pinoy po siya. Karamihan ng material niya ay may kinalaman sa nanay niyang Pinay. So, yan yun. Siya po yung hairless, no? Kalbo. Nice. Stand-up comedian si Jokoy. No? Sobrang sikat yung mga pangga, nagkaroon siya ng movie kailan lang. Ang kumuha ng sa kanya para gumawa ng movie, none other than Steven Spielberg. Excuse me? Ginawan siya ng movie Easter Sunday. Hindi naman siya sobrang tumabo sa takili yung mga pangga, no? Sumakto lang. Kasi ang talagang craft ni Jokoy ay magpatawa. Now, long story shorter, kinuha po siya mag-host. Ang pagkakalam ko lang, ang Golden Globe, the 61st Golden Globe Awards America. Big deal po yan. Big deal yan. Nandiyan yung mga who's who of the entertainment industry. Nandiyan yung mga pinakasisikat, mga pangga. Apparently, 10 days, ito lang yung mga nakikisipis lang ako. Apparently, mga pangga, 10 days bago mag-Golden Globe, wala pa silang host. Walang pumapayag mag-host kasi mga pangga, last year, ang nag-host niyan si Chris Rock. Tama ba ako? Tama ba ako? Na sinampal ni Will Smith. Yan yun. Hindi ko alam kung yan yung same award-giving body. Pero karamihan po ng mga host na nag-host sa awards
night, mga panggano, make or break ng karir nila yan. Pwedeng malaos ka dyan. Pwedeng mawala ka na ng tuluyan. Walang pinagkaiba yan sa Super Bowl ng Amerika. Yung halftime show, di ba, na parang it's either mawalan ka ng karir o sumikat ka lalo. Okay? Oo. Si Michael Jackson ang nagpaumpisa ng pinakamagandang performance niya. Eh. Sa kanya nagumpisa yan. Tradisyon ng bonggang halftime Super Bowl kinemerot. Okay. Let's go back to Jokoy. According to him, 10 araw lang siya nabigyan ng pagkakataon para maging host. Ako naniniwala ko na hindi siya yung first pick. Kasi kung 10 days ka kinuha, dapat 6 months mo na nalaman yan eh. Kasi yung mga naunang host, mga pagka, 6 months bago mag, ano, mag Golden Globe, alam na nilang host sila. Joke ko eh, 10 araw lang. Eh, Pinoy tayo. Matibay tayo eh. Tinanggap niya. So, kumuha siya ng maraming writers, pool of writers, mga pangga, para gumawa ng jokes niya. He wrote some, writers wrote some. Okay. Came Golden Globe, mga pangga. He threw his jokes, mga pangga. Hindi ko alam, I was laughing all throughout. Ako, tawa ko ng tawa. So, ang joke kasi subjective yan eh. Pag biniro kita, pwede mapikong ka sa akin, pwede matawa ka sa akin. Biniro niya si Taylor Swift. Si Taylor Swift, inirapan siya. Nalulungkot ako na 90% nung kanyang monologue, tumatawa lahat. Yung isang pagkakataon na biniro niya sa Taylor Swift, hindi tumawa sa Taylor Swift, yun ang naalala ng buong mundo. And he was tagged as the worst host ever of Golden Globe. Masakit yun, ha? Oo, mga pangga. Oo. Now, ito yung pinakamalupit. Lumabas yung rating kanina, 50% more ang audience dahil host siya kumpara sa mga naunang mga host. So, he's got the last laugh. Ganun sumikat yung Golden Globe. We don't know if it was because siya yung host or yung attendees, mga panggano. But Jokoy is a Filipino, mga panggano. Carrying, alam niyo ba kung bakit ako nakialam? Hindi mo na nakialam sa ganito. Nakita niyo magpapost ako ng mga ganito. Nalungkot lang ako, mga pangga. I'll be honest with you. Na marami sa industriya ng entertainment sa Pilipinas ang sumabay pa para i-down siya. Nakakalungkot yung part na yan. Because I believe that you owe it to the guy. Kasi mga pangga, wala siyang ibang ginawa kundi mag-promote ng ibang komedyanteng Pilipino. Yan lang ang ginagawa niya. Oo. Kumbaga, isinapuso niya yung pagiging Pinoy niya. Nagpunta ng Pilipinas siya, mga pangga. Ang front acts niya, puro Pinoy. Diba? Who would do that? Someone na, yun, alam niyo na, yung Pinoy na alam niya na maraming talented sa Pilipinas at siya may pagkakataon, kaya nang hahatak siya para may iba pang makarating kung saan siya nakaroon. Kung ano yung napuntahan ng karir niya, no? And I think, mga pangga, we owe it to him as a Filipino to support him. Not for anything else, mga pangga, no? After all, jokes are subjective. We owe it as Filipinos to support him. Hindi na parang i-down pa yun. Kaya nalungkot ako. But with that being said, it wasn't his best set. Kasi matagal na siya pinapanood, mga pangga. Na binge watch ko na po lahat ng clips niya sa Netflix. Pinapanood ko po siya. No? It was not his best. But he was still great. Galing kaya niya. Now let's go back to Taylor Swift, no? Well, again, with me saying na jokes are subjective, karapatan Taylor Swift na mapikon kung gusto niya. But that's a testament, mga panggana, na with great power comes great responsibility. Tignan niyo, walang sinabi si Taylor Swift, ha? Umirap lang siya. No, snake eyes siya eh. Tapos uminom siya, nag-zip siya ng champagne. At ininterpret na buong mundo yun na napikon siya. Kasi si Taylor Swift siya eh.
Yun lang yun. Pakisabi niya lang kay Kuya Joseph. Wow, Kuya Joseph ha. Joko Joseph kasi siya. Kay Jokoy na. I'm so proud na may Pinoy na namamayagpag sa buong mundo. I've always been proud kay FN Bata Reyes, Manny Pacquiao, Paini Pumoseno. Diba, Jokoy, Charis Pimpenko, mga panggano. Kaya noon si Charis naging, Anong pangalan niya? Jake Cyrus. I didn't mind. Kasi once upon a time, binitbit niya yung buong bansa eh. Pinasikat niya tayo eh. Diba? Kaya nung when people are talking bad about her, but siya nag-transition, bakit? Naserve na niya tayo eh. Yung kaligayahan niya, serve niya. Napakialam natin sa... Diba? Oo. Alam mo yung toxicity natin, mga pangga? Malala. Oo. Yung ating toxicity, napaka ano, anak na... Sabi nga ni Juan Carlo, diba? Nakakap... talaga naman. Diba? Kasi ngayon, dalawang sumisikat eh. Si Matt Rife at si Jokoy. Sila yung parang ano ngayon eh. Patok. Tapos si Trevor Noah ay bumalik sa pagiging... Ewan ko kung alam niyo yung mga scenes sa stand-up, mga panggano. Updated kasi ako. Dahil yan mga pinapanood ko, mga panggano. Anyways, may caller tayo. From Messenger, mga pangga, si Zoe ng Israel. Hello, Zoe. Hello po, Papa Jackson. Magandang gabi po dyan. Nasa Israel ka ngayon? Yes po. Kamusta kayo dyan? Okay naman na po. Matahimik naman na po. Sana matigil na yung war. Sana nga po. Oo. Anyways, gano'n ka nakatagal sa Israel? 4 years na po ngayong January. Ano yun? Walang uwian yon? Hindi naman po. Nakapag-vacation po ng year 2022. So once ka palang naka-uwi? Yes po. Yeah. Anong work mo dyan? As a caregiver po. Naku, malaki sweldo mo. Sa isang madandang babae na may dementia. Malaki sweldo nito? Eh, Zoe. Roland! Padala mo ng billing to. Papa Jackson! Walang discount to. Full price to. Hindi ko in-expect na makakausap kita. Grabe na to. Sino makakausap mo pag tumawag ka sa programa ko? Sige, Chico. Alam mo ba, Papa Jackson, yung gallery ko punong-puno ng picture mo. Ah! Naku, iba na yan. Naiinis na ako sa'yo. Ako din, naiinis sa sarili ko eh. Ang pogi mo, nakakainis ka. Pag gantong oras, 11:33, mamaya mga 11:40, pangit na ako ulit. Hindi, every time na tinitingnan kita, ang pogi mo, wala kang pangit na picture at wala kang pangit na live. But anyways, anyways. So much of me. Ba't mo ako ano, tinawagan? Kaliban sa gusto mo akong bulari. Ay, nako. hindi naman ako nang bola. True naman yun. Okay. Gusto ko lang kasi mag-share and humingi din talaga ng advice kasi sobra na yung pinagdadaanan ko. Nako, mabigat pinagdadaanan mo? Opo, sobra. Buti na may picture ako sa telepono mo. Gagaan yan. True! Ikaw na nga lang ha. Akong pinagdadaanan na balang araw. Tatawag ako dito. Roland! Padala na ng bill. Add-ons. I-bill natin to. Ano, joke lang. Sige, pero, what can I do for you? Kasi yung asawa ko, actually, expected ng ibang tao. At ako din naman, we started a good family. Okay siya, good provider. Nyo? Isa lang, Papa Jackson. Malaki na siya, 17 years old yung anak ko. Kaisa-isa. Yung asawa ko is nagsiserve sa Lord, mabait, we are born again, and then nag-work siya before as a branch manager dyan sa Pilipinas. So, fast food, motel, car dealer.
Papa Jackson, car dealer. Toyota, Mitsubishi, Honda, Suzuki. Hyundai. Hyundai. Yeah. Ah, okay. Oh. Hyundai. Before, isa siyang branch manager dyan sa province namin. Okay. And then, nag-stop siya before ako umuwi, before ako magbakasyon. Kasi meron siyang sciatica problem. Yung sa spine niya, lahi nila actually, ng family nila. Okay. Ganun. So, nag-decide siya na mag-stop na kasi talaga din naman na naaawa ako. Kasi may weeks na hindi siya nakakatayo. Talaga? Nakukonfine siya sa hospital. Oo, nakukonfine siya sa hospital. Talaga ano yan? Ano, hereditary? Hereditary. Mm. Oo, hereditary siya. Okay. Kasi yung mga, yung father niya, mga kapatid niya, may sakit na ganun. So, tinitherapy pa sila, inooperahan, ganun. So, sa maigsing salita, nung umuwi ako ng 2022, before ako umuwi ng 2022, may nangyari. Ano? So, nung una, hindi ko rin alam kung paano nangyari sa kanya kasi wala naman siyang bisyo. Hmm. Hindi mo expect na malululong siya sa ganung bisyo. Tsaka that time is kasagsagan Papa Jackson ng ano tawag doon? Yung sa manok? Ang tawag doon? Yung sabong? Online sabong. That time. So, in-expect ko doon siya nalulong kasi sumabog sa akin yung problema ng January ng 2022. Narinig ko lang siya sa camera, nangungutang siya sa daddy niya. Yung family kasi niya is nasa Amerika. Mm. So, nangungutang siya sa father niya, narinig ko siya sa camera namin, chinek ko siya, na nagtataka, bakit siya nangungutang ng pera sa daddy niya? Tapos, meron kayong CCTV! Yeah, may CCTV kami with audio dun sa bahay natin. Hayop sa pagbabantay. So, narinig ko siya na nakikipag-usap siya sa father niya. Mm. But hindi maganda ang good term nila eh. Kasi yung mother niya is second family lang, parang gano'n. Okay, okay. Bago nagkatagpo yung parents niya. Mm. So hindi siya malapit sa father niya, lumaki siya na hindi niya kasama yung father niya, gano'n. Okay. So, magkano inuutang niya? Daan libo, Papa Jackson. So nagulat ako. Tapos magkano yun? 101,000? 150,000? Like ang rili ko nun is like nasa 230,000. Like that. Para saan daw yun? So, ipansusugal, ipamabayad sa utang. Ang sinasabi niya sa father niya is, kasi daw nagpa-renovate kami ng bahay, ginamit daw niya sa bahay. Which is hindi naman totoo kasi bago kami magpa-renovate ng bahay, nandito na ako. Okay. Ako na yung umano nun. Pero nag-acquire ng bahay na yun is siya during nag-work siya sa, okay, okay, sa Hyundai, ganun. Mm. Ex-abroad din naman kami talaga. Okay. Nasa Bahrain kami before. Mm-hmm. So after that, tinanong siya ng father niya na saan mo naman gagamitin, ganun. Ang sabi niya, kasi dad, hinahabol na ako ng pinagkakautangan, ganito, ganon. So sabi ng father niya, ba't di mo sabihin sa asawa mo? Mm-hmm. Tapos sabi ng father niya, kung alam yan ng asawa mo, kung dyan mo ginamit yan, bakit hindi maiintindihan? Ganon ang sabi ng daddy niya. So hindi na siya umimik. Tapos inantay ko na matapos yung pag-uusap nila. Mm-hmm. Tapos tinawagan ko siya. Mm-hmm. Kinonfront ko siya, parang, that time, Papa Jackson is around 12 na dyan sa Pilipinas. Nagulat ako na expected ko tulog na siya, gano'n. So tinawagan ko siya, sabi ko sa kanya, hindi siya tumasagot, tinry ko siya ng message na bakit ka nangungutang kay daddy ng pera? Aanin mo yung pera, gano'n. Mm. So yun, tumawag na siya, iyak-iyak siya na sinasabi niya na sorry, nagkamali ako. Hindi ko din alam kung bakit ako nagkaganito, kung bakit nagkaganito yung nalulong. Ay, hindi niya sinabing nalulong, pero sabi niya nakalubog kasi ako sa utang. Yan ang sabi niya sa akin. So naglulupasay ako, Papa Jackson, kasi expected ko wala kaming utang, okay kami, okay naman yung pamumuhay niya, ganun. Tsaka nag-work siya sa Hyundai. And before, siya lang ang nag-work bago pa ako pumunta dito, is okay yung buhay namin, napoprovide niya, good provider siya, nakakabayad kami ng bahay, kotse, tuition fee ng anak ko. Ay, yaman nyo! Grabe kayo, ha? Hindi naman, Papa Jackson, parang gano'n na napoprovide niya. Kasi ang branch manager kasi, Papa Jackson, okay naman ang kita kasi may mga sila commission basis, meron pa silang bank commission. Oh, meron yan, overriding commission. Tapos dealer commission. Oo, may ganun-ganun pa sila. Mm-hmm. So, malaki naman din ang inaabot ng sahod niya. So,
okay. Tapos okay. Hanggang sa nung uuwi nung nandito na ako, nag-usap na kami na mula ngayon ibibigay ko na sa iyo yung pag-handle ng sahod mo. Gusto ko na ma-experience mo na ikaw na yung hahawak ng sinasahod mo. Sabi ko na for the longest time na magkasama tayo, ikaw naman ako ang mahawak niyan. Sabi ko ngayon, sabi ko, mag-ipon ka dyan, mag-iipon ako dito. Ganun ang usapan namin. So, ina-expect ko, Papa Jackson, okay siya, may ipon na siya, ganun. Kaya nagulat ako, napad siya nakabaon sa utang? Ako yung nagpa-renovate ng bahay. Kasi ngayon manok mahina nga. Eh yun nga. Hindi kumain kasi ng sunflower seed yun. Hindi, Papa Jackson. Nagulat na lang ako. In-expect ko yun. Akala ko dati, doon siya nalulong kasi kasagsaga ng online. Ay, hindi pala doon. Sabong. Pero, hindi. Pero hindi naman pala, hindi rin, hindi kasi siya pala bisyo, Papa Jackson. Ang bisyo niya lang talaga is workaholic siya and yossi lang. Sa inom, wala siyang bat-bat sa inom, hindi siya pala inom, ganun. Talagang as in, makikita mo yun, hating gabi nakaharap siya sa laptop, ganun, hating gabi na siya umuwi. Which is nakasanayan ko na yun, kasi kahit na nandiyan ako sa Pilipinas, ganun siya umuwi. Tapos, so, sinabi ko sa kanya, nasaan mo yun, saan mo din alaan? Ang hindi niya ma-declare, Papa Jackson, ang sabi niya lang, Hindi ko din alam. Puro yun ang sinasagot niya sa akin. Okay. Sabi ko po, pwede bang hindi mo alam? Alam mo yan kung saan mo dinala. Mm-hmm. So una, napaparaning ako, baka mamaya yung babae na nalilig sa kanya. Ganon. Kasi meron ako that time na pinagseselosa na ahente niya, na iniisip ko na baka doon niya dinadala. Kasi yung ahente lang ang work, pero everyday may Starbucks, everyday. Sobra ka naman. Malay mo naman yung ahente, napakalupit magbenta ng ano yun. Ayun nga, ang hindi eh, hindi naman yung kumukote. Kasi kinukwento naman yun sa akin. Malay mo naman yung ahente yun, pag ano, nabentahan niya ng spoiler yung ano, kliyente, may kasamang, sir, ang free nyo lang po ay full tint, visor tint, pero i-full tint na po natin para may commission pa yun. Oh. Nagawa ko po ng paraan, sir, para maging ano kayo, 8,700 years to pay para laki ng komisyon. Laki naman. Hindi, Papa Jackson, nung una, yun yung, siyempre babae ako, malayo ako. So yun ang iniisip ko kasi walang bisyo yung asawa ko. Talagang tinaas ko siya sa pedestal, pati lahat ng mga tao sa amin, family ko. Ang ganda ng pagtingin sa kanya kasi talagang edukado naman siya, matahimik, ganun, hindi siya sa lagaw. Eh, alam mo kaya sasabihin sa akin yung talagang pinag... Kasi ang haba ng intro mo, ano kaya to? Baka Jackson, hayaan mo na, sa'yo ko lang, ikaw lang makakaalam. Na-excite kasi kami. Na-excite ako malaman saan na punta yung 200. Na-excite ako eh. Sobrang na-excite. Nakikita mo naman. Nakikita mo? Ito na nga. Ni-resolve namin yun, Papa Jackson, nang hindi ko nalaman. Tinulungan siya ng kapatid ko, ng nanay ko na mabayaran namin yon kasi siya sa online lending siya ng utang. Ang dami niyang online lending, nag-accumulate ng so saan niya nakikita mo naman? O nakikita mo din, no? Nakikita niyo naman, nakikita mo? Saan ka napunta hanggang ngayon ba hindi mo pa rin alam? Hindi ko nga rin alam. Tapos ito na lang ng January. Ng December 8. Humihina ka. Takasan mo. Humihina. Dikit mo sa labi mo. December 8. Ayan, noong December 8, Papa Jackson, may nag-chat sa akin na pinsan ko. So may grocery store kasi kami ngayon. Mula nung nag-stop siyang mag-work, kumuha kami ng grocery store. So yun na yung minamanage niya ngayon. Tapos itong pinsan ko na nasa Dubai, nag-chat siya sa akin. Nagulat siya, sabi niya sa akin, account ba to nung Mr. Mo? Yun ang sabi niya sa akin. Sabi ko, oo, bakit? Tapos sabi niya sa akin, kasi nangungutang siya sa akin ng pera. So nagulat ako na, ha? Sabi ko, wait lang kasi baka mamaya nahahack ang account niyan. Sabi ko, maraming ganyan na. Kasi nagmamani remita. So, ganun na sabi ko sa kanya. Yung boss ko nga napakayaman, nangungutang sa mga kaibigan ko, nahack pala. Ganun na nga, Papa. Uminom ka ng tubig, no? Narinig ko yung, ang laki siguro ng Adam sa apple mo. Ha, kape? Ba't ka nang kaminom ng kape? Parang, di ba, ang kape sip lang. Ganun lang. Eh kasi kaantay ko sa'yo, lumamig na yung kape ko sa tasa. Pusang galang kape yan. O game. Tapos nag-chat siya sa akin, sabi niya sa akin, ganun nga daw, nangungutang. So sabi ko sa kanya, wait lang, i-confirm ko lang kasi baka mamaya nahahack yung account ni Mr. Kunga. Gano'ng katagal yan mula nung, yung natulungan mo siya dun sa 230,000? A year na, 2022 kasi nangyari yun. So a year later, yung pinsan mo,
Tama ba? Oo. Okay, okay. Noong December 8 lang, Papa Jackson, ng 2023, nag-chat sa akin yung pinsan ko. Okay. So sabi niya sa akin na nangungutang ganun-ganun. So ginawa ko, sabi ko dun sa pinsan ko, i-confirm ko muna. Sabi ko kasi hindi ko siya makita sa camera namin sa tindahan. Sabi ko kasi baka tulog na, sarado na. Mm-hmm. Tapos tinry ko siyang tawagan. Sabi ko, dinidecline niya yung tawag. Sabi ko dun sa pinsan ko, binalikan ko. Parang pinrotektahan ko pa rin siya, Papa Jackson. Kasi sabi ko nga, maganda yung pagkaano ng tao na to. Sabi ko dun sa pinsan ko, baka nahahack lang yan, ganun-ganun. Pero kinabahan na ako. Tapos nung hindi niya sinasagot yung tawag ko, lalo akong kinabahan. Sabi ko sa kanya, bakit ka nangungutang sa pinsan ko? Sinat ko siyang ganun. Magkano ba yung utang niya? In-screenshot, 160,000. Ang utang naman siya dun sa pinsan ko, 160. Oo. So sabi ng pinsan ko, sasakyan ko to, sabi niya sa akin. Insan, sasakyan ko to kasi baka nga hakep to, sabi niya. Binabarubal ngayon ng pinsan ko, sabi niya, sige, ano account mo sa impyerno? Ganon sabi ng pinsan ko. Di screen siya ng pinsan ko. Ano account sa impyerno? Meron palang account doon, hindi ko alam mo. Teka lang, Roland! May account ka doon? Sa impyerno! Grabe yun ha! Gusto mo yun? Oo, tapos. Sabi niya, ano account sa impyerno? Send ko doon, ganun-ganun. Kasi hindi rin naniniwala pinsan ko, nauutangan siya ng asawa ko. Tapos in-screen siya ng pinsan ko, sabi nung mister ko, sinabi mo pala kay Zoe nga na nangungutang ako sa'yo, ito, tumatawag siya sa akin ako, pag-aawayan namin to. Hindi niya kasi to alam, yun ang sabi niya doon sa chat. Ngayon, tinry ko ulit tawagan siya, sabi ko, bakit ka nangungutang? Oo nga, bakit nga? Ano naman? Yun nga. Tapos, ngayon, nung gabi na yun, tinawagan ko yung kapatid ko tsaka yung nanay ko. Sabi ko, si ano ba, pangalanan na nga natin siya na si Juan, sabi niya. Sabi ko, si Juan ba nandyan? Sabi ko, nakita nyo ba? Tapos sabi nung kapatid ko, biglang tayo siya sa higaan. Parang yung itsura niya, na-confuse ako, na ba't ganun? Parang may alam yung kapatid ko. Sabi niya, bakit? Ganun ang salita niya. Sabi ko, kasi nag-chat sa akin yung pinsan ko nga. Sabi ko, nag-chat sa akin si ate ano mo. Sabi ko, bakit siya nangungutang daw ng pera? Hindi ba na-hack ang si Juan, yung FB niya? Sabi ko, kasi hindi ko rin siya makontak. Sabi ko, hindi ko na makita yung camera, patay na yung ilaw, ganun-ganun. Sabi nung kapatid ko, ha? Nangungutang magkano? Sabi ko, 160,000 daw. Tapos nagmura ngayon yung kapatid ko. Ano ba naman yung asawa mo? Ganun, sabi niya. Di pala naglubay, ganun ang salita niya. So hindi naglubay. Hindi pala naglubay. Eh, Tagalaguna kayo, ano? Kaya Tagalaguna ba siya? Bulacan, oo. Yeah, right. Sabi niya, hindi pala naglubay. Sabi niya ganun. Ano ba naman yan? Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, kaya nga, itotoo ba yun? Ganun ang salita ko. Sabi ko, teka, meron ba akong hindi alam? Ganun. Yung pala, hindi nila sinasabi sa akin na nung gabi na yun, Papa Jackson, yung mister ko, galing dun sa kapatid ko na may gawaan ng mga frozen. Oh. Inuutangan niyang pilit yung kapatid ko ng pera. Ngayon, nagulat yung kapatid ko sa kanya. Sabi ng kapatid ko sa kanya, Juan, wait lang ha. Aanin mo ang pera, ganun. Sabi nung jowawers ko nga, ng asawa ko, sabi niya, kasi Diche, may pinapakita siyang, hindi ko maintindihan kung crypto or online game, na sinasabi, meron daw siyang napanalunan doon na 165. Ay, may kilang ganyan, nangungutang din sa akin! Meron daw niyang itaya ulit. Ano ba yon? Ganon, basta ganon sabi niya, may pinapakita siyang premyo doon, kailangan niyang ilaro, may nakalak na laro, kailangan yung konti na lang, makuha mo na yung ganitong item, ganon. Oo, ganon, para siyang nabudol, kuya, ay Papa Jackson, that time, na parang wala siya sa sarili, sabi nung kapatid ko. Tapos din ngayon, sabi nung kapatid ko, hindi po pwede yung ganyan, kung sa emergency mo yan gagamitin, sabi niyang ganon. Tutulungan kita, kilala niyo ako. Kung kalahating milyon nga, kayang-kaya kitang bigyan eh. Sabi nga ang yaman naman ko. Ng pamilya mo. Yeah, no? Ganon yung usapan sa inyo, 100,000, no? Oo, ganon. Sabi niya, kayang alam niyo na napakadali kong hingan, sabi nga ganon ng kapatid ko. Sabi niya, pero Juan, kung dyan mo gagamitin, at alam na alam kong sa bisyo, baka pag-awayan naming magkapatid yan, sabi nga ganon ng kapatid ko. Sabi niya, kung alam niya ng kapatid ko at sasabihin sa akin, sige, bigyan kita ng pera. Bibigyan kita right away, yun ang sabi ng kapatid ko. Tapos ngayon, sabi ng kapatid kong bunso sa kanya, kuya, ngayon, sabi niya, tawagan,
kasi ayaw niya lubayan, Papa Jackson. Eh, which is hindi siya ganun eh. Talagang as in, napakatahimik niya. Nagulat, nagulat sila. Sila din nagugulat na, ba't ano nangyayari sa'yo? Sabi nung kapatid kong buso sa kanya, napakatalino mo. Yan, eh, ano lang yan, scam lang yan, Kuya Jun. Ay, yan, nasabi ko tuloy. Ay, nako! Kaya nga, one eh. Nandulas ako eh. Yun pala. Ano? Eh, kaya nga, one. Oo nga eh. Sorry naman, hayaan mo na. Mm. Tapos sabi niya, ano, sabi ng kapatid ko, scam yan, yung itsura pa lang na yan, walang ganyan. Ano yan, napaka easy money naman yan. Sabi niya, kung Kuya Jun, kung may isip ka, tingnan mo nga. Sabi ganun, kailangan mo magtaya ng 160,000 para makuha mo yung napanalunan mo. Ganun. Mm. Tapos di, sabi niya, sige na, Diche, bigyan mo na ako, ganito, ganun. Tapos ayaw siyang bigyan ng kapatid ko. Sabi ng kapatid ko, sige, ganito na lang. Tawagan mo si Zoe. Sabi ganun, tawagan mo ngayon si Zoe. At pag sinabi niya na sige, bigyan kita, ngayon na ngayon bibigyan kita, sige, tawagan mo ngayon, sabi ganun. Hindi niya ako matawagan kasi wala akong alam eh. Mm-mm. Tapos sabi ngayon nung kapatid kong bunso, umuwi ka na Kuya Jun at hindi ka bibigyan ni Ditche, magpahinga ka, tigilan mo na yan. Kung natalo ka na isang beses, stop mo na yan. Yan ang sabi ng kapatid ko. Sabi ng kapatid ko, wag mong subukan. Kuya Jun, dati. Masasira ang buhay mo. Oo. Sabi ng kapatid ko sa kanya, Kuya Jun, kung dati tinulungan ka ni Ansa, ayan. Nako! Nandito ako. Ayan. Si Zoe at Juan, hindi Ann tsaka Jun. Alam ko na tuloy ang mga pagkatao ninyo. Ha? Oh, basta yun, erase. Ang gulo na, anak ko talaga, oh. Ang gulo na. Sabi niya, baka tulungan ka. Ni Zoe. Niya, baka hindi ka natulungan. Mm-hmm. Oo, dati tinulungan ka niyan. Baka ngayon sa pagkakataon na to, hindi ka na niyan tulungan. Sabi nga nun, hindi ka na namin kayang ilapit. Mm-hmm. Kung gagawin mo ulit yan. Sabi mm-hmm. nga nun. Tapos, edi ngayon, sabi nung kapatid ko, umuwi siya sa nanay ko. Puntahan mo yung manugang mo, nandun kay Ladiche, kinukulit at nanghihiram ng pera. Di nagulat yung nanay ko saan gagamitin, ganun. Sabi nung kapatid kong bunso, eh, may pinapakitang games, hindi ko maintindihan kung ano, bakit nasisira ang ulo ng ganun. Sabi ganun, napakakulit doon, ayaw niyang lubayan si Ladiche, ganun. So ngayon, pumunta yung nanay ko, sinabihan siya na, Jun, umuwi ka na. Pumunta ka na sa tindahan, umuwi ka na doon at mamahinga ka. Ikaw, sabing gano'n, nung unang nangyari yan, inulit mo pa. Siguro yung nauna na 380, diyan ka din na hook, ano, sabing gano'n. Ngayon, sabi nung ni Juan, ay hindi daw doon. Ngayon lang daw yon gano'n. Siyempre, kami ba maniniwala pa ba? Ay, hindi ko alam. Hindi siya doon. Hindi siya doon na hook dati. Eh, umulit na naman siya, 100,000 na naman. Adi ngayon, sabi nung nanay ko na, dati kami lang ang nakiusap sa asawa mo. Ngayon, hindi ka na namin alam kung kaya pa namin ilapit yan pagka iyan nalaman ni Zoe nga. Sabi niya, pagkayaan, nalaman ulit. Nako, hindi ko na alam kung paano kita ilalapit. Ganon sabi ng nanay ko. Mm-mm. So, natapos na, umuwi na. Ganon. Eh, that time nga, ng alas 9 ng gabi, galing siya dun sa kapatid ko, alas 10 ng gabi, nagchat-chat siya dun sa pinsan ko na nasa Dubai. Mm. Tapos yung pala, ginawa ko, nung tinawagan kay nanay ko, habang kausap ko yung kapatid ko din na nandito, at saka yung kapatid kong bunso, kasi pinuntahan nung nanay ko, at saka nung pastor namin, at saka nung isang kapatid, yung mister ko sa tindahan, para kausapin. Kasi umiiyak ako sa kanila, napuntahan niya yan, hindi po pwede na hindi niya pupuntahan. Bakit ayaw niyang maglubay ganun? Ang naging solusyon namin, Papa Jackson, mag-post ako sa FB na nahack yung account niya para protektahan din siya. Mm. Na para, ang naisip ko noon, para hindi siya, kung sino yung nilalapitan niya, hindi siya na masenda ng pera kasi isipin ng nilalapitan niya ay nahahack lang so, yung ibig sabihin, FB niya. Ibig sabihin, nag-post nga kayo. Noo, nag-post ako ngayon. Ngayon, sinabi ko na yung account na to, kung sino man yung inuutangan, magpautangan kasi nahack siya. Ganon. Mm. Tapos, nung kinausap siya, hanggang sa... Nung magkausap kami ng ate ko, biglang tumawag sa akin yung kapatid ko na napunta sa kanya. Na yun pala, nung pagkakapost ko na yun, yung isang ka-church namin, nautangan na niya ng pera, nakapagpadala na sa kanya ng pera. Kano? Na niya, kumbaga na e-games na niya. 60,000. Ay, busan! Laki nun! Alam mo man ang... Kaya nga! Ang 60,000 ay 120 na piraso ng 500. Kaya nga, papalang. Diba? So, iyak ako that time. Diba, diba? Naglulupasay ako dito. Hindi mo narinig. At ano hindi ko pinansin yung sinabi ko. Ang talino ko doon.
Ang 60,000 ay 129,000 ng 500 pesos. Napakatalino mo sa hindi ano. Hindi mo open lang sa'yo. Nagpagaling pa ako doon. Narinig ko naman ako kay Jackson. Tapos, so yun na nga. The, iyak ako na iyak kasi meron na palang nalaspag na pera na 60,000. Wala akong participation. Hindi pa tayo tapos doon. Ako nga. Ano ba yan? Sige. Tapos, edi ngayon, nung nag-iiyak na ako, doon din na na-reveal sa akin na yung pera din ng kapatid ko na merong siyang customer na din nilibira na worth 60,000 din na pumasok sa GCash ng mister ko. Doon niya kasi pinasend sa customer niya. Mm. Yung pala, nagamit niya na din yon. So, isang gabi, nasa 100 mahigit ang nagamit niyang pera. Tapos bukod doon sa mga inuutang niya pa. At that time, nung first time na may nangyari na nilustay siyang pera, ang sinabi ko na lang sa kanya, Papa Jackson, huwag kang mag-alala kasi bilang asawa ko, tutulungan kita dyan. Kahit hindi mo masabi sa akin kung saan mo dinala yung pera na yan. Sabi kong ganun sa kanya. Kasi kung ako din naman ang nasa sitwasyon mo ngayon, tutulungan mo rin ako. Pero ito ang sasabihin ko sa kanya. Ano? Nung una pa lang, binigyan ko na siya ng ano. Ang sabi ko sa kanya, Papa Jackson, itaga mo to sa ulo mo, sabi ko. Huwag mo sa ulo, sa bato lang. Para may itaga mo sa ulo. Papa Jackson, sabi ko. Makamatay siya noon pag itaga mo sa ulo, sa bato lang. Huwag kailangan tagayin mo yung ulo. Itaga mo to sa ulo mo, sabi ko ganun sa kanya. Pakakatandaan mo to, sabi ko. Una at huli mo na yan, nagagawing problema pagdating sa pera. Sabi ko ganun sa kanya. Siguro sa ibang bagay, magkasala ka sa akin. Pambababae, baka kaya kitang unawain. Oh, sabi mo lang din yan. Kasi malayo ako. Siguro nga din, sabi nga din sa akin ng iba. Sabi ko, kasi malayo ako. Sabi ko, hindi ko kayang ibigay sa'yo yung mga pangangailangan mo. Pero pagdating sa pera at mangyayari na naman yung ganyan, sabi ko sa kanya, baka hindi na kita kayang intindihin at unawain kung saan ka nang gagaling. Yun sabi ko sa kanya. So, nung December 8 na nangyari yon, December 9, tinatawagan ko siya. Hindi niya ako sinasagot. Tapos, ngayon sabi ko sa kanya, so hindi niya ako sinasagot, tinatawagan ko siya, ayaw niya makipag-usap sa akin. Pero yung magulang ko, hindi siya nidubayan, pinupuntahan siya dun sa tindahan, kinakausap siya. Tapos, that time, war sila ng anak ko, parang hindi sila nagkasundo. Masyado kasi siyang perfectionist, once na magkamali yung anak ko, bubulyawan niya, ganon. So yung bata, na parang nagkakaroon siya ng trauma. Pag inutusan mo yung anak ko, kunwari nagtitinda sila, magkamali lang siya sa isang customer, bubulyawan ng mister ko. Sa sobrang perfectionist niya na, ano ba naman yan? Ang tanga-tanga mo naman. Ganon siya sa anak niya. So, lagi ko yung pinapakausap sa kanya na hindi maganda yan. Kasi ikaw lumaki ka na nga na wala kang tatay sa katabi. Sabi ko ganon. Ikaw naman, sabi ko, huwag mo iparana sa anak mo yan. Kasi before, talagang, inintindi ko siya, Papa Jackson, kasi siguro, sanay siya ng everyday nag-work siya, everyday nakabihis siya, boss siya. Ang daming taong umaano sa kanya. Tapos pagdating ng panahon, nandito na lang siya, nagmamanage siya ng store. Siguro parang ang iniisip ko na lang ay baka masyado na siyang hindi na siya napupulpil sa sarili niya kaya lagi siyang mainit ang ulo. Ano pagdidiskitahan niya yung bata, yung anak ko. Tapos hinahanapan niya na ba't daw yung anak niya lumalayo sa kanya, ganon. So that time, hindi sila magkabati ng anak ko. Tinanggalan niya ng cellphone. Minessage ko siya noong December 9. Sinabi ko sa kanya na hindi na kita kayang abutin, hindi na kita kayang unawain pa kung paano kita iintindihin. Sabi ko, ginawa mo na ng unang beses, inulit mo pa ng pangalawang beses. Sabi ko, hindi na yan pagkakamali. Nung una nagkamali ka, sabi ko ganun sa kanya. Ngayon, paano mo to ipapaliwanag sa akin? Sabi ko ganun sa kanya. Ibalik mo yung cellphone ng anak mo kasi hindi ikaw ang bumili niyan, ako ang bumili niyan. Sabi ko ganun. Hindi dapat anak mo ang tanggalan ng cellphone, kundi ikaw. Dahil ikaw ang gumagawa ng kalokohan. Yan ang sabi ko sa kanya. Asan yung mga cellphone? Bigay niyo sa akin, tatanggalan mo dalawa sila. Ano ba yan? Hindi nga eh. Tapos ngayon, di chanat ko siya, sabi ko maghiwalay na tayo. Tapos na ako sa'yo. Ayoko na talaga. Sabi kong ganun sa kanya. Pagod na akong bitbitin ka. Pagod na akong alalayan ka. Yun ang sabi ko sa kanya. Kasi mabait siya, okay. Sabi ko hanggang ganun. Kaya lang, siyempre lahat tayo, hindi naman tayo perfecto. Merong mga bagay na may plus siya talaga na hindi maganda. Pagka may toyo siya, ganun, tinotopak siya. Lahat naman ng tao, pag tinotoyo, hindi masarap kasama. Ito naman. Totoo. As in, doon ako napapagod sa kanya. Tapos, nung
edi yung pamilya ko, pilit siyang inaabot. Sinasabi sa akin ng nanay ko na huwag ka mag-desisyon. Bigyan mo pa ng pagkakataon. Umami naman na hindi na daw niya uulitin. So sinasabi ko sa nanay ko na, ano ang pinagkaiba nung ngayon sa dati? Sabi ko, dati sinabi niya di siya uulit. Bakit ngayon inulit niya? So ako yung nakikipag-ano sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko. Lahat sila, pinipilit nila na bigyan mo pa ng pagkakataon yung tao, matinong tao naman yung asawa mo, mabait, nagkamali lang, ganun. Sabi nila, huwag kang magdesisyon ng galit ka. So inantay ko, Papa Jackson, hanggang sa kami na yung umiiya, ako na yung iyak ng iyak dito, ako yung pakiramdam ko, Papa Jackson, na yung pamilya ko, bakit siya yung iniintindi, ako yung kadugo. Sabi ko nga sa kananay ko, bakit parang okay lang sa inyo na niloloko ko, na okay lang sa inyo, ako yung umiiyak dito, sabi kong ganun. Tapos siya, kasi wala siyang pamilya dyan, naging mabuti sa inyo, pilit na lang natin iintindihin. Sabi kong ganun sa nanay ko. Sa hanggang sinasabi ng nanay ko, hindi mo lang nalalaman yung laman ng, kung hindi kami, higit sa lahat, sabi ng nanay ko, ang unang nasasaktan kaming magulang mo, pero ang gusto namin buo ang pamilya mo. Naaawa kami sa anak mo, yun ang sinasabi ng nanay ko. So sinasabi ko sa kanila, bakit sa akin hindi kayo naaawa? Okay lang ba to? Sabi kong ganun. Kasi nung una, Papa Jackson, na ginawa niya, na-depress talaga ako doon. Nagpa-psychiatrist pa ako. Dito, uminom ako ng gamot for 3 months. Ganun. Tapos, Papa Jackson, tapos ngayon na naman, sabi ko, eto na naman, sabi kong ganun sa nanay ko. Sabi ko, okay lang ako mag-isa dito. Okay lang akong resolbahin ko yung problema dito. Kasi bakit? Nakikita niyo na mukha akong matapang. Nakikita niyo na okay lang ako dito. Sabi kong ganun. Hindi ako okay dito. Sabi ko, baka akala niyo dito, uupo-upo lang ako. Sabi kong ganun. Yung trabaho ko magaan lang, kaya kumakalustay siya ng pera, ganyan na lang. Sabi kong ganun sa nanay ko. So, pinipilit nila akong kalmahin. Ang sinasabi ng nanay ko sa akin na, alam mo naman, sabi niya, buti nga yung asawa mo, yan lang yung ginawa sa'yo. Ako nga, tatay mo, paulit-ulit kong pinapatawad kasi dahil sa inyo. So, lagi kong sinasabi sa nanay ko, magkakaiba tayo, hindi mo po pwede. Komo anak mo ko, sasabihin mo sa akin na pagbigyan ko. Sabi ko, kung ito na ako eh. Sabi ko ganun, pagod na ako. Yung pakiramdam ko na hindi ko na alam kung paano ko siya iintindihin. Hindi ko alam kung paano ko pa uunawain. Na bakit ganyan siya? Sabi ko, ano yan? Pag na-stress siya, pag nalungkot siya, magsusugal siya, 1,000 lulustayin niya. Sabi ko, hindi madali ang pinagdadaanan ko dito. Sabi ko, 24 hours may araw na hindi ako natutulog kasi hindi natutulog ang alaga ko. Nagdadakot ako ng tae, sabi ko, nagdadakot ako ng suka, sabi kong ganun sa kanila. Sabi ko, sana, sabi ko, yun man lang iniisip niya eh. Sabi kong ganun sa nanay ko. Sabi ko, parang anlagay, sabi ko, bakit ganun na okay lang ba? Sabi ko, ano nyo ba ako? Ako ba yung anak nyo talaga? Yan ang sinasabi ko sa nanay ko. Tapos hanggang sa iyak ako ng iyak sa ate ko na bakit hindi nyo ako naiintindihan? Walang nakakaintindi sa inyo nung nararamdaman ko. Sabi kong ganon. Tapos, Papa Jackson, binlock ko siya sa lahat talaga. Yung mister ko, binlock ko. Kasi tinatawagan ko siya, binigyan ko siya ng chance na magpaliwanag siya sa akin, manghingi man lang siya ng sorry. From December 8 na tinatawagan ko siya, wala siyang binigyan ako na conversation kahit ano sa akin. Tapos nung December 9 na tinry ko ulit siyang tawagan, tapos i-message ko na siya ng napakahaba. Alam mo, sagot niya sa akin, thumbs up. Tapos umalis siya, Papa Jackson. Umuwi siya ng Muntin Lupa. Thumbs up! Gano'ng kasakit sa akin yan, Papa Jackson, na sinabi ko sa kanya na tama na, ayoko na, tapos na ako sa'yo. Sinabi ko pa nga sa kanya, Papa Jackson, na yan, tindahan na yan. Sabi kong ganun sa kanya, asikasuhin mo, iyon na yan, bigay ko na sa'yo yan. Hindi kita tutulungan bayaran lahat ng mga nalustay mong pera kasi tapos na akong tumulong sa'yo. Sabi kong ganun sa kanya. Kesa ibabayad ko sa mga inutang mong pera na nilustay na hindi ko alam kung saan mo dinala, itago ko na lang at pampaaral ng anak ko. Sabi kong ganun sa kanya. Sabi ko, yung bahay, sabi kong ganun sa kanya, tumira ka kahit kailan mo gusto, hindi kita pinaaalay. Sabi kong ganun. Pero hindi mo yan po pwedeng terhan ng ibang tao. Yung sasakyan, sabi kong ganun sa kanya, huhulugan ko pa rin hanggang matagpos na yan. Gamitin mo hanggang gusto mo, hindi mo pwedeng ibenta. Dahil lahat ng meron tayo para sa anak mo yun. Yun ang sabi ko sa kanya. Pero ganun pa man, Papa Jackson, thumbs up ang isinagot niya sa akin. Tapos nung tanghali na yun, sinabi sa akin ng anak ko na, Mi, umalis si Daddy, bit-bit lahat ng gamit niya. So yun na. So, di ba, Papa Jackson, sa akin yun, pagtalikod na yun, parang inantay niya lang sa akin na sabihin ko na
tama na, maghiwalay na. Kasi kung nakagawa siya ng pagkakamali, hindi man lang siya nagsabi na pasensya na, inulit ko ulit, tsaka siya umalis. Wala papadyasan. Tapos hanggang ngayon, pinipilit ng pamilya ko na siguro daw hindi lang makalapit sa akin. Pati tatay ko, sinasabi sa akin ng tatay ko na, paano nga makikipag-usap sa'yo, binlock? So sinabi ko sa tatay ko, tay, matalino yan. Kahit i-block ko yan kung gusto kong makausap yan. Ano ba yung sabihin niya sa anak niya na nung Pasko tsaka bagong taon na, anak, tawagan mo mami mo tapos ibigay mo sa akin. Pero wala siyang ginagawa. Pati nyo kayo, no? I-block nyo kami tapos sabihin nyo, dapat nyo muna parang parto, sa amin, pag binlock mo kami, ayaw mo kaming kausap. Yun lang yun. Ikata pa Jackson, kahit ang kamali ka, kahit alam mo na ikaw talaga yung gumawa ng pagkakamali. Hindi, hindi na pinag-usapan lang yung block. Yung block lang pinag-uusapan. Eh yun nga, binlock ko talaga siya. Eh yun yun, hindi nakuha mo gusto mo, hindi ka kinausap. Eh naman yun eh. Yun nga, tapos hanggang ngayon, Papa Jackson, tapos nung bago, nung Pasko, hindi siya sumama sa family gathering namin. Kasi every Christmas, umaalis yung pamilya. So nasa Bataan sila, hindi siya sumama, iniwanan niya yung sarili niya. Pinipilit siya lahat ng kapatid ko, ng magulang ko, hindi siya sumama. Natiis niya na yung anak niya, hindi siya kasama. Tapos sinabi daw niya sa nanay ko na hindi po ako sasama. Di ko na, may interview daw siya pa ibang bansa, mag-iibang bansa na lang daw siya ng December 27 daw, meron siyang interview, kaya hindi siya sumama. So sinabi ng nanay ko, sige, kung iyan ang okay lang, pero sa bagong taon, sasama ka ba sa Baguio? Ang sagot niya, opo na, isasama ko sa Baguio. Tapos nung bagong taon na, Papa Jackson, umuwi siya sa bahay ng nanay ko ng December 31 na hapunan na. Tapos nung aalis na sila, nung uuwi na siya sa tindahan, sinabihan siya ng nanay ko na June, maaga tayong aalis. Mamaya alas 3 ng madaling araw. Bigla na siya, Papa Jackson, nagsabi ulit na hindi po ako makakasama kasi na-risked po yung interview ko. Ganun sabi niya. So sabi ng nanay ko, June, bakit parang nagdadahilan ka na lang yata? Ba't parang ayaw mo na yatang kasama pamilya? Yung sabi po niyang nanay ko. Sabi niya na bakit parang umiiwas ka na, inilalayo mo na yung sarili mo sa amin? Sabi ganun ng nanay ko. Tapos ang sabi lang niya, hindi po na talaga kung may schedule po. Ako pinabasa daw sa nanay ko. So ako, in-expect ko na kasama siya doon sa bagong taon, na parang kahit galit man lang ako, kung gusto mo talagang maayos yung pamilya namin, ikaw ang nagkamali, Papa Jackson. Tapos yung pamilya ko na pilit kami binubuo, siya yung nakikipagmatigasan, siya yung inilalayo niya yung sarili niya, na hindi niya lang nalalaman kung paano ako kausapin ng pamilya ko, kung paano sabihin sa akin, kung paano tiisin yung mga iyak ko, yung sigaw ko dito, na pilit pa rin kaming binubuo. Pero sa kanya, siya yung naglalayo. Tapos Papa Jackson, hanggang sa nagpapasaykayatris na ako, yung ate ko dito, alam yon. Sila yung tumawag sa magulang ko na si Ann, naka-confine. Ganito. Hoy! Kasi, ikaw si Zoe! Si Zoe! Nagkamali ka na naman! Pakadaldal mo kasi! Ikaw si Zoe! Siya si Juan! Ay, naku, talaga, grabe talaga yun. Ay, napiste na. Ayun na nga. Sabi nga, si Zoe naka-confine, ayun, hindi makahinga, ganito, ganun. So, hanggang sa nung nakaraan lang, kinausap ulit ako ng nanay ko. So, nilatag ko sa kanila lahat na ganito na yung nararamdaman ko. Ito na ako, ganito. For the longest time, sinabi ko lahat, Papa Jackson, yung mga dinadanas ko sa kanya. Which is matagal kong inilihim kahit kanino. Kasi di ba pag asawa mo yon, ikaw ang unang-unang magtatakip sa pangit na ugali ng asawa mo eh. Ako ganun ang katwiran ko. Parang tinaas ko siya na to the point na walang nakikitang pagkakamali sa kanya yung pamilya ko. Ganun siya minahal ng pamilya ko. Tapos hanggang sa sinabi ko sa nanay ko na ayoko na talaga, nay, na hindi ko na alam kung masaya pa ba talaga ako, kung mahal ko pa ba tong tao na to. Ganun sinabi ko sa nanay ko. Sabi ko, napakahirap ng pilit kayo ang nagbubuklod sa amin. Sabi ko ganun. Pero yung tao ni hindi lumalapit. Tapos ganun kasakit sa akin, Papa Jackson, na nung Pasko and New Year, in-expect ko man lang na kahit gumawa siya ng isang dami accounting, nasabihin niya pasensya na Happy New Year, pasensya na Merry Christmas, ganun. Wala, tiniis niya kaming mag-ina, hindi niya kami kasama. Tapos, nagulat ako pati sa GC ng family namin,
nakasama yung nanay ko, kasama yung mga kapatid ko, hipag, ano siya, nag-live na siya doon. Ay, talaga? Nag-live na siya. Oo, nilayo na niya talaga yung sarili niya. Talagang nilive na niya. Tapos, so yun ang sinasabi ko sa mga nanay ko na, nung unang pagtalikod pa lang yan, siguro hindi na rin siya. Sa nanay ko, sinabi ko sa nanay ko na, nung una pa lang na tumalikod na yan, na sinabi ko maghiwalay kami, na umalis siya, thumbs up lang, walang explanation, walang sinabi kahit ano. Pagtalikod na niya yun sa akin, sabi ko ganun sa nanay ko, sabi ko, kung totoong gusto pa niyan maayos, sabi kong gano'n, kahit sabihin kong umalis siya, hindi yan aalis, sabi kong gano'n sa nanay ko. Pero hindi, oras na pagkasabi ko, nag-thumbs up siya. Kinuha niya lahat ng gamit niya, umalis siya, sabi kong gano'n. Ngayon, paano niya sasabihin sa akin na gustong mabuo niyan yung pamilya namin, sabi kong gano'n. Baka nga hindi na siya masaya, sabi kong gano'n. Sabi ko, baka kayo na lang yung hindi maka-move on na hindi kami na magkakahiwalay kami. Sabi kong gano'n sa nanay ko. Tapos ang salita nga ng nanay ko, o siya, sige, kakausapin ko ulit. Kung yan na talaga yung decision mo, sabing gano'n, eh kami nga nagtataka na bakit nilalayo niya yung sarili niya. Gano'n. Na, which is sa kanila, parang walang nangyari. Gano'n. Kasi gusto nga nila na maayos, Papa Jackson. Tapos alam mo yung iyak ako ng iyak dito kasi nakikita ko yung mga picture ng family ko. Tapos yung anak ko nakikipicture na lang sa lolo at lola niya. Nakikipicture sa... Huwag mo nang gawa ng drama yun. Huwag mo nang gawa ng drama. Lolo at lola naman niya yun. Eh oo nga, Papa Jackson. Pero which is nakasanayan namin na kahit naka-video ko lang ako, naka-family picture kami. Na yun yung iniinaano ko sa kanya na kung bakit hindi niya yung naiisip? Bakit natitiis niya? Tapos... Ako alam ko yung mga sagot sa mga tanong na to. Inaantay lang ka naman tapos, sige mama. Sige nga, Papa Jackson. Ay, grabe. Alam ko talaga lahat. I know. Alam mo lahat. Tulungan mo nga ako. Kasi... 39 minutes and 55 seconds na nagkasalita. Oh! Ay, grabe. Tulungan mo na ako. Wala na ako sa mood. Wala kami sa mood. Bayan. Papa Jackson naman eh. Tulungan mo na ako. Pagkatapos-tapos ko madulas-dulas sa lahat ng aming mga karakter. Are you ready? Yes. Okay. Ikaw ba tumawag ka sa akin with an open mind? Opo naman. Pero with what I'm going to tell you, I want you to know, mm-hmm, I think it's the best thing to happen, maghiwalay na kayo. Okay po. But I just want you to realize few things, and I hope you're ready. Mm-hmm. Okay. Okay. Ganito ha. Ako, I'm no expert sa part na to. But I'll try my best. Mm-hmm. Okay. Okay. Umpisahan natin yung nag-PM ko sa kanya. Mm-hmm. At sinagot kanya ng thumbs up. Tama? Yes po. Di ba exactly what you ask him is what you got? Yeah. Ano nireklamo mo? Hindi ako nagre-reklamo, Papa. No. Nagre-reklamo ka. Let's put this into context. Ah, okay. Mm-mm. Exactly what you told him is what you got. Nag-thumbs up siya. No. Mm-mm. Tama ako mali? Tama. Tapos the drama ka na kahit blinak ko siya, kung gusto niya akong kausapin, gagawa siya ng paraan. Pwedeng tama ka eh. Or pwedeng sinunod ka niya. Mm-hmm. Because exactly what you ask him is exactly what you got. Now, balikan okay natin. Hindi ko alam kung alam mo na mahadera ka. But then again, on the other hand, hindi mo alam? Na ano? Mahadera ka. Hindi. Hindi ako mahadera, madaldal. Ganun, madaldal siguro. Sige, baka iba ang meaning sa lugar niyo. Kasi sa amin na mahadera. Well, listen, I'm going to talk. Okay. And I don't care whether you listen to me, absorb what I'm going to tell you, digest what I'm going to tell you, or not. But here you are, you called my show. And I afforded you 40 minutes of my time listening to what you're going to say. Okay. Half of it made sense to me, half of it did not make sense. But let's talk. Okay. You reduced
you reduced your husband into the few wrong things he did and forgot all the years he's been good to you. Uulitin ko ha. You have reduced your husband into the few things he's done wrong and forgot all the good things he's done to you. Mga pangga, pwede niyo sabihin sa akin na eh, kasalanan ng lalaki. Of course, kasalanan ng lalaki. Not at any point in this conversation I am going to defend him for being so stupidly making decisions, putting the family's welfare on the line dahil nalulung siya. But during these times, he was in need of someone to throw him a little bit of lifeline and save him, and you abandoned him. You abandoned him. Hey. It wasn't his time para kastiguhin mo siya. He was in need of help. Hindi mo nagigets yun eh. It was an addiction, mga panggana. Ikaw nga nalungkot ka, nagpa-psychiatrist ka eh. Yeah. Siya nalulung eh. You should have been the first person to have understood him. Pero nag-text ka na mahaba para paalisin siya at makipaghiwalay. At nung nag-thumbs up siya to agree with you, dahil siguro alam niya kasalanan niya, para kang gago saying, dapat hinabol niya ako. E, di ba pinalayas mo siya? I have been listening to your rants mula kanina for 40 minutes and I've been trying to put myself in his shoes. Nalungkot ako dun sa idea that this guy doesn't have his own identity. He's being watched 24/7. You can listen to all the conversations he will have over the phone. May surveillance siya. He couldn't breathe. Hindi siya makahinga. Not that I'm saying na mali yon or tama yon, but it had its effect on him. Nagkaroon ng effect yon. Pag-usapan natin. Magandang may CCTV. Bakit? Nalaman mo may problema siya. Narinig mo eh. Tama, mali. Tama. But I'm trying to walk myself in the process. Paano mo nalaman yung CCTV na yon, narinig? Ibig sabihin, lahat na pagkakataon na makikita mo siya. Diba? Na may kausap sa phone, i-replay mo yan para marinig kung anong pinag-uusapan niya. Kung sino man kausap niya. Tama, mali. Otherwise, hindi mo malalaman yun eh. Tama ka, mali. Hello? Naputol tayo? Hello? Tawagan niyo ulit. May nasipa kayo dyan. Namatay pa itong monitor dito. Ayan oh. Oh. Namatay yung monitor ko sa loob. May napatay kayong monitor dyan. Hello? 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 Get her back on the line. May nasipa kayo dyan. Namatay yung monitor ko dito. Namatay-matay tayo. We'll get her back, mga panggana. This is very, very interesting. Now, we're going to talk about this. Maganda to, mga pangga. Case study po ito. Tandaan nyo, mga pangga. Tawagan nyo si Zoe. Maliwanag ko sinabi na maghiwalay na lang sila. I mean, mga pangga, if your partner is in need of your help and you are the first person to turn your back, you shouldn't be with each other. Maghiwalay kayo dalawa. Because you do not quantify the amount of sacrifices you do for someone you claim to love. You will, di ba? Hindi mo kina-quantify yan, kina-qualify yan. It shouldn't be quantified in any way. Nandiyan na siya ulit? Nandiyan na siya sa uwi ulit? Ano nangyari? Bakit namatay? Nasipa nyo, no? Hello? Hello po, Papa Jackson. Nawala po eh. Okay. Ano, what was the last thing you heard? Yung sa CCTV po na lahat may camera. Yeah.
na parang okay. Okay. You wouldn't have heard that kung hindi mo nire-review ang bawat pagkakataon, dapat malaman mo kung anong ginagawa niya sa buhay. It was a good and bad mm-hmm. thing. It was a good and bad thing. Good thing kasi nalaman mo na may problema siya. Bad thing kasi mm-hmm. the guy feels suffocated. You might not have realized that. Reunion, Christmas, bagong taon, magkaaway kayo pero gusto mo sumama sa family mo. Family mo yan. Mm-hmm. Wala ba siyang sarili nanay at tatay? Wala. Diba? To feel that he is home. You have to remember na asawa mo siya but he will always feel alien kasi malayo ka. You are the person why he is in that circle. Ikaw yun. You are his linking point but you are far away. Okay. When it was time for you to show him that you're going to be there for him no matter what, it was a problem na pwedeng pagtulungan yung mag-asawa. You have to remember, ha? You played a very crucial part dito. The first time, magkano yung una? Anong amount? 380. The first time that he needed 380,000, you were his enabler. Sinolve mo without knowing the entire problem. Yeah. Ba't mo gagawin yun? Kasi hindi niya ma-declare. No! Hindi niya ma-declare. No. You could say na hindi niya ma-declare or it wasn't easy telling things to you. It could just be that. Hindi ko din alam. Basta yun ang sabi niya. Wait. Did you hear me? Okay. Oh, yeah. Pwedeng tama ka. Yes. Or mahirap magsabi sa'yo. Look. Zoe, no? Ganito ano? Okay. Kanina, habang nilalait mo sa area mister mo, there were bits and pieces when you said, mabait po siyang tao. Opo. Of all the people who would know him as a person, should be the first one to know na mabait siyang tao. And this should have been a phase in his life when he would need you the most. But you shunned him. You turned him away. Tignan mo kung gano'n ka arrogant sa kanya. Nag-abroad ka. Kudos to you, alam ko ang sakripisyo ng isang OFW. Siya naiwan sa anak niya, tama? Yeah. And then he is going to apply his own brand of discipline sa anak ninyo. Pero siya mismo pagagalitan mo. Anong kagaguhan yun? Hindi ko siya pinapagalitan. No, tinanggalan niya ng cellphone yung anak nyo. Sinabihan mo siya, dapat ikaw tanggal ng cellphone. Mas mataas ka sa kanya. Magulang kayo parehas, ha? If that was his brand of discipline to your son or to your kid, allow him kasi ipinagkatiwala mo sa kanya yung anak nyo nung umalis ka. Inaalaw ko naman papadala. No. Who are you to say who has the moral high ground? Who are you to say that you have got the moral high ground? Whether what was right and what was wrong. Yun ang brand of discipline niya para sa anak ninyo siya nagbabantay, hindi ikaw. You should have allowed him. Inaalam ko naman siya, Papa Jackson, eh. That time, kuya ko lang sinabi yun na ikaw ang dapat tanggalan ng... But that was wrong. Okay, sabihin yun kung konektado yun sa ginawa niyang kasalanan. But at that point, he was disciplining your kid. Mali yun. And still, here you are, trying to justify. Hindi naman po dyan na-justify. Kumbaga, nung time na nasabi ko lang yon, nung time na aalis na siya, na sinabi kong dapat ikaw ang tanggalan ng cellphone kasi ikaw ang nag-games, yung anak mo hindi naman. Doon ko lang siya sinabi. Pero inaalaw ko siya, dinidiscipline niya kasi regard, siya kasama eh. No, regardless of how he's going to discipline your son, the two of you agreed that he is going to be the first hand disciplining your son. Okay. Alam mo, ito yung mga bits and pieces within your monologue kanina na alam ko na kontrolado mo yung mister mo.
Ay, ako namubusit ako sa kanya na kailangan niyang malulong sa, hindi ko alam kung saan yan. Kasi may kilala ako nalulong dyan eh. For him just to feel he belongs into something. I really wonder kung bakit all of your family members ay kampi sa kanya at hindi sa'yo. Kasi nga sobrang bait naman yan tao talaga. Well, I did not feel that. Habang kinikwento mo sa amin yung mister mo, you painted a picture of a monster. Hindi naman. Hindi naman. Ngayon mo sinasabi yan. Pero kanina, iba. Ngayon mo sinasabi yan because I'm already probing. Dahil kinakalkal ko na yung kwento mo. Pero ano ba, tanga akong DJ? Maniniwala lang ako sa'yo. Maghiwalay na lang kayo. Because you know what? Once upon a time, you promised each other to be there for better or worse. For better or worse. Once upon a time, you made that promise to each other. I'm not saying that all promises made with the line for better or worse is valid to be with each other. Pero sa kaduruduruhan ng panahon, pera pinag-aawayan niyo. And he was in need of your help. And you refused to be there for him. It couldn't have been this big of a thing kung nung unang pagkakataon na sinolve mo yung problem, tinanong mo siya na maayos from the heart, hindi sinermonan mo siya. Last na to ha, last mong gagawin to ha. Hindi eh. Dapat tinanong mo siya. Ano ba nangyari? Bakit diyan ka naman lululong? Malungkot ka ba? Siguro nga, Papa Jackson, yun yung pagkakamali ko na hindi ko tinanong sa kanya. Hindi, lang. Kasi importante sa... Alam mo, ginagawa, alam mo Zoe, ang importante sa'yo yung nararamdaman mo, hindi nararamdaman niya. What's important siguro to you is how you react over things. Ako. Yeah. Oo. Yes. You didn't ask him, are you okay? May ka lang ba? Solve natin yan. Kasi, di ba... Kasi kanina binanggit, matalino po siyang tao. Di ba sinabi mo sa akin? Oo, totoo. Yan ba sinabi mo sa kanya yan? Hindi. Exactly. Hindi ko na nga yun nasabi sa kanya. Di ba? Pwede mo sabihin sa kanya. Pwede mo sabihin sa kanya. Yeah! Pwede mo sabihin sa kanya yan eh. Ano nangyari sa'yo? Matalino ka naman. Ba't nalulung ka dyan? O tama na yan. Solve na natin yan. Tulungan kita. Asawa mo ako eh. Tutulungan kita. Solve natin yan. Huwag mo nang gawin yan. Magsabi ka sa akin kung meron kang problema. Meron kang pinagdadaanan. Talk to me. I want you to know that anything that you want to talk about, I am here to listen without judgment. Because I believe you are better than this. You're intelligent. You're smart. Naligaw ka lang siguro. Maybe it's a phase. Hindi mo ginawa yun eh. Ang ginawa mo, parang ginawa mo siya maliit na bata. Oh, solve ko yan ha. Pero last mo na yan. Mister mo to, pantay kayo sa relasyon. Hindi ka, you are not better than him. But you made him feel like, ulitin ko yung sinabi ko kanina, you reduced him into the very few things na nagawa niyang mali and forgot all of the things na nagawa niyang tama. Makapangga sa kaduluhan nito, pera lang pinag-usapan dito eh. Kasi halimbawa, nalulong siya pero ang nawaldas lang niya ay say 15,000. Mm-mm. Hindi ka naman ganyan eh. Tama mali? Tama. So you base how you gave your importance. You base how you gave your importance to him dun sa amount ng pera na tinulungan mo siyang i-solve. Isn't that sad? Nakakalungkot, pero kasi Papa Jackson, ang dami namin binabayaran. Yun yung iniisip ko sa kanya, na ba't di mo ba naiintindihan na ang okay. Dami ko pang sinusol. Yeah, I know. I alam mo, my heart goes out to you. Kilalin niyo ako. Mahal ko ang mga OFWs. I would always understand your plight. Okay, let's go to that topic. Mm-hmm. Papa Jackson, marami akong sinusol. Ano yung mga binabayaran mo?
Papa Jackson, yung placement fee ko. Okay. Ano yun? Ang nabayaran namin is 700,000. Na until now, hinuhulugan ko pa sa kapatid ko. Okay. Na until now, nagbabayad ako. Ano pa? Nagpa-renovate kami ng bahay. Kumbaga, inutang ko din yun. Hindi naman lahat, ano, nakautang pa. So, nag-accumulate yung mga utang namin. Okay. Alam niya yun, which is alam namin. Yung credit card niya na ginamit namin para sa mga pambili ng appliances, yun. Pero at least, yun nahulugan na, thanks God. Tapos na namin yung credit card. Okay. Kumbaga, ito na lang yung mga hinuhulugan namin. Tapos, monthly na binabayaran, kotse, bahay, ganun. Good. Are you ready? Yeah. These are the things that you are able to keep now. Tama? You can now keep the car. You can now keep the house. Mabayaran mo na yung placement mo. But to what trade-off? Family. Yeah, you lost your husband. Yeah. Let's not forget, ha, you are the one na nagpaalis sa kanya. You have to remember your language. Ultimo yung paggamit ng kotse, sinumbat mo sa kanya. Ultimo yung pagtira sa bahay, pinamukha mo nakikitira siya. Tama ko mali? Ultimo yung pagdidisiplina sa anak ninyo, parang wala siyang full control. Siya naman nagbabantay sa anak niyo araw-araw. Ano siya dyan? Robot siya dyan? Alam mo, there was a turning point in your story. Mm-mm. I don't know if I'm right, but I think I'm almost accurate, no? The turning point was when he lost his job. And he was just merely expecting that you're going to provide for him. Kasi nawalan siya ng work because of, you know, yung sakit niya, sciatic, di ba? So ikaw na yung may say sa lahat ng bagay. Kaya siguro siya tumaya doon para may maipakita siya sa iyong pera. Kasi baka nahihiya siya sa iyo. Kasi masakit ka magsalita. Kaya sumabit siya. Ang sakit nun kasi kailangan niya lumapit sa'yo ulit. But you were not willing to help him and be by his side without reducing your husband into just the small things na nagawa niya mali. Kasi sa akin naman, Papa Jackson, I don't care kung ano sa'yo. Wala akong pakialam. Zoe, stop it. Tinawagan mo ba ako para maayos to? Oo naman. Okay. O sige, magbalikan kayo. But you think you can fix this by fronting yung gusto mo? Pag nag-usap kayo at inuna mo na naman yan, yung sa akin kasi, do you think you will have him back? Do you think you can get him to listen? Sagutin mo ako. Do you think you can get him to listen pag inuna natin yung sa akin, lahat ng gusto mo nakuha mo eh. Napalayas mo siya. Ikaw nasunod sa lahat ng bagay. Nagkamali siya. Wala. Bumalik siya, Papa Jackson. Nandun siya sa tindahan. Nag-aantay lang daw siya na aalis na siya. Kasi anong pakiramdam? Kasi para siya empleyado ngayon. Empleyado mo. Hindi na. Wala na. As in, nanggalan niya ako sa camera. Yeah. Di na siya nakikipag-usap sa exactly. amin. Tapos sa family ko, lumalayo siya. Yun, imagine mo, naiisip pa ba kung gaano kahirap lunukin yung pride ng ginagawa niya ngayon? Okay naman, Papa Jackson. Iniisip naman namin siya. Kaya nga hanggang ngayon, ayaw ng pamilya ko na umalis siya. Can you do yourself a favor, Zoe? Can you
stop okay. telling me about what your family wants. I don't give. Ayoko ituloy kasi mura eh. But I don't give a sh of what your family wants. Wala akong pakialam sa gusto ng pamilya mo. Wala akong pakialam sa kanila. I don't care. You should stop caring on what they want. Pamilyado ka ng tao eh. What do you want? Tigilan mo kakamagit sa akin, nanay ko ganito. Unahin mo yung gusto mo. Tigilan mo muna yung eh kasi nanay ko ganito. I don't care. No one cares. Nobody cares. Ask yourself. Kahit anong gusto ng pamilya mong ayusin to, kung ikaw, ganyan yung ganyan kakakups, hindi na maayos. Ang haba ng sinabi ko, tinan mo yung, alam mo, you know how stupid this is? Ang haba ng sinabi ko, and every now and then, you would say, opo. And the minute I stop, alam mo kung ano sinabi mo? Tungkol sa'yo na naman. The minute I stop, tungkol sa'yo na naman. Pero tumawag ka kasi gusto mo siya, gusto mo maayos. Tama. Pero gusto mo tungkol sa'yo lahat. Nagkamali siya, okay, so be it. That's sad, nagkamali siya. Alam mo, Zoe, I'll be a little bit biased tonight, okay? Sa buhay natin, didiskarte tayo lahat. Mali yung naging diskarte niya. Ang bako lalaki, didiskarte ako. Sumabit ako, it's partner kita. Sumabit ako kasi dumidiskarte ako. Tapos partner kita, I would love you to be there to save me. Kasi kanino ko tatakbo? It says a lot na kailangan niyang lumapit sa ibang tao at ikaw yung pinakahuli kasi ganyan ka nga sa kanya. For now, you wish him good luck. Saan makapag-abroad na siya? Nalulungkot ako para sa iyo, Zoe. Yeah. Alam mo kung bakit? Thank you. Pagka mag-thank you. I'm not trying to patronize you. Nalulungkot ako para sa'yo kasi in your heart, you know what you want. But there's just this foolish pride. There's this foolish pride that makes you not being able to reach out to him and fix it. Kasi in your heart, you know what you want eh. But you've got this foolish pride, no? Hindi ko nga alam, Papa Jackson, kung pride ba yung miiral sa akin o talagang galit pa ba ako? Well, pili ka sa dalawa. Pride o kabubuhan. Mm-hmm. Ikaw na bahala. Sige. Pa-pride ka o bubo ka? Pili ka. Sa pride ka natin, mas okay pa kanya. Pili ka. Pride, ma-pride ka o bubo ka? Pili. Ma-pride. Kasi matalino ka eh. Hindi ka ma-pride? Kasi Papa Jackson, kung ma-pride ako nung una ting mag-aaway kami, siya yung nakikipaghiwalay, hindi naman ako. Never lumabas sa akin yung hiwalay, ngayon na lang. Pero every time na mag-aaway kami, siya yung lagi nagre-request sa akin, tama na maghiwalay na tayo. Kahit from the beginning, ako lang yung lagi nagsasabi talaga sa kanya, okay, na ayusin natin yung anak mo. Ganun. Sige. Okay. Every time he tells you, eto ha, indulge me here. Ha? Let's have a conversation, okay? I will not justify things for him. But every time sasabihin niya maghiwalay tayo, anong effect sa'yo? Gusto mong hulaan ko? Ano? Diba he makes you listen?
Nagmamakaawa talaga ako sa kanya. Because he makes you listen. Naglulumuhod ako. Ganun ang gagawin natin sa huwi, ano? Every time that I'm going to bring up something that you can work on to save what can be saved, you bring up something na pa pwedeng gamitin para maging tama ka ulit to justify your actions. So, hindi talaga maayos to. Nalulungkot ako sa'yo. Nalulungkot ako for you because I know I can feel that in your heart, you want this to be fixed. Well, it doesn't feel like you want this to be fixed. Honestly. It doesn't feel like you want this to be fixed. Gusto ko naman, Papa Jackson, kasi nga. Ah, sige. Kunyari, para sa anak ko. No. Ayusin mo kasi mahal mo, hindi para sa anak mo. Kasi yung magbabalikan lang kayo para sa anak mo, that's the wrong reason. Ikaw magsabi sa akin yan. What do you need to do? Kaya nga po ako tumawag sa inyo kasi naguguluhan talaga. Hindi ka naguguluhan. Alam mo ang dapat mong gawin. Ayaw mo lang gawin kasi ma-pride ka. So ako yung magre-reach out? Gusto mo ako? Baka maging kami. Sino pala? Hindi kasi Papa Jackson parang tulad nung sabi ng ate ko na kaya... Well, stop telling me what your ate, your nana, your neighbor, your barangay chairman said. I don't care. I don't care. Okay, sige, Papa Jackson, kung ako ulit yung mag-reach out, paano siya matututo na every time na ganyan mag- teacher ka ba niya o misis ka niya? Teacher ka ba niya o misis ka niya? Kaya nga, Papa Jackson, anong gusto mo? Ako ulit yung magpapakumbaba. Papakumbaba ulit ako sa kanya. Oh, wag na pala. Nagsasabi ako ng sorry. Look. We are now in a conundrum. Na magulo na to bigla. Gusto mo maayos pero ayaw mo mag-reach out. Oh, kasi inaantay ko siya, Papa Jackson. Ayaw na nga niyang kausap ka eh. Bilak ka nga niya eh. I don't know what he wants. Hindi, ako yung nag-block, Papa Jackson. Ano na? Ako yung nag-block sa kanya, hindi siya yung bumlock sa akin. Ako yung nag-block kasi ayaw niya akong kausapin. Okay. So gusto mo siya mag-reach out pero naka-block siya sa'yo? Oo, at gusto mo na at gusto mo na gamitin niya. Ano na? Inunblock ko na siya mula nung 25 kasi ini-expect ko nga baka mag-message naman to nung Pasko. Pero wala ako nare-receive. Ah, sige, hanggang ngayon. Okay, wag ka na mag-reach out sa kanya. Wag po ako nako-confuse. Wag ka na mag-reach out. Sino? Oo. Parang hindi na maayos. Huwag ka na mag-reach out para hindi na maayos. Hindi, ano ba dapat na... Gusto mo maayos? Gusto ko naman talaga. Oh, mag-reach out ka? Kung ayaw na niya sabihin niya sa akin, parang ganun. Paano nga niya sasabihin? Hindi naman ka nag-uusap. I-unblock ko na nga siya. Kaya nga, o ba't hindi ka nga mag-reach out? Kaya nga ko... Ano sasabihin ko? Ano ko para... Kasi ang inaano ko naman, para ma-realize niya na mali naman talaga yung ginagawa niyang pagsusugal, paghulustay ng pera. Yun naman ang ano ko eh, na
May idea ka ba? May idea ka ba kung alam niya mali yun o hindi? May idea ka ba? May idea ka ba kung alam niya mali yun o hindi? Be honest with me. May idea ka ba? Oo naman. Paano ko nagka-idea kung alam niya mali o tama yun? Sinabi niyo dun sa pastor namin na pasensya na. Sayo. Sayo, huwag natin pag-usapan niyo. Wala talaga. Exactly. Sabi wala talaga. Exactly. There, exactly. Exactly. Kasi it's difficult to explain to you. And tingnan mo ha, nagawa mo akong tawagan para humingi ng payo sa akin, ibinaba mo yung pride mo sa akin, di mo ako kaano-ano, to your own husband, you cannot do it. Knowing it might be able to fix the problem. O di, wag ka na mag-reach out. I-save mo na lang yung pride mo. Diba? I-save mo na yung pride mo. Huwag ka na mag-reach out. Okay na yan. Okay na yan. Huwag ka na mag-reach out. Alam mo, one day, 5 years down the line, 10 years down the line, pag hindi na kayo naayos, you're going to regret that there was something 10 years ago you could have done, baka sakali lang masave at di mo ginawa. Because you will never know that the alternative eh, unless you try to save it. It's not, alam mo, Zoe, it's not a guarantee na kapag nag-reach out ka, maayos nyo to. Hindi man guarantee yun eh. Pero at least, knowing that you have an option para mag-reach out at di mo ginawa, that will leave you, ano, a lot of what ifs. Kasi Papa Jackson, ganito din eh, yung anak ko. Dun, dito ko ano, dito ko yung parang napapaisip na bakit pati sa anak ko, hindi siya nagre-reach out sa anak ko. Pumupunta doon yung anak ko, hindi niya kinakausap. Tapos, pag may kunwari may sinabi yung anak ko, nagagalit siya. Ganun, na sinabi niya sa anak ko, huwag ka naman pumupunta dito. Parang ganun, na hindi na nga kami okay. At least sa anak man lang niya. Yun ang hinahanap ko sa kanya. Na alam mo, Zoe, huwag tayo magplastikan dito. Huwag mo akong plastikan dito na pupunta yung anak. Alam natin parehas dito na kaya yung bata nagpupunta nun kasi sabi mo sa anak mo, puntahan niya para tignan kung ano ginagawa ang tatay niya kasi wala yung CCTV. Hindi, Papa Jackson, hindi naman. Grabe naman na yun. Well, hindi naman gano'n. Alam mo, Zoe. Ako nga, Papa Jackson. Ganito, ano? Zoe, yeah. You might not have done that, but that's exactly how he feels about it. Pero nagkakamali siya doon. Ilagay mo, wait lang, ilagay mo yung sarili mo sa kanya. Naandun siya sa baluarte mo, tama? Baluarte mo, tama? Oo. O, sino kakampi niya ron? Hindi naman siya tanga para alam na kahit anong gusto na nanay mo sa kanya, tatay mo sa kanya. Sa kaduluduluan ng araw, pamilya mo yun eh. Anyways, I believe, Zoe, that tonight, no, you are just here to vent and pour your heart out, but you are not willing to fix this and consider the options that you could have taken para maayos to. Naniniwala ako dun. You are not ready. You are more ready to lose your husband rather than be ready to save him. Hindi naman, Papa Jackson. I'm sorry. That's how it feels. Pag nag-reach out ka bukas, mamatay ka ba mamaya? Mag-reach out ka mamaya?
Mamamatay ka ba? Di. Kasi kung nakakamatay, hindi kita papayuhan nun ate. Pero tinawagan mo ako eh. Diba kaya alam mo, it took me very difficult, ano, I had a very difficult time trying to convince myself na dapat pa kayo maayos. Diba, umpisa pala sabi ko, sana huwag na kayo maayos. Kasi hindi ka willing eh. Hindi ka willing ate. Ang willing ka, ipamukha sa kanya lahat ng kasalanan niya. Yun na, doon ka willing eh. Kung gaano ka kabuting misis sa kanya kasi nga, sinave mo siya sa pagkakamali niya. Na pag nag-usap kayo, ang topic nyo lang ay kung paano niya ginawa yung kasalanan na yon. Hindi dahil, di ba? No. No? Hindi naman, Papa Jackson. Hindi bakit naman, Hindi naman ako ganun pag-grabe. Ano ba laman ang usapan? Inaantay ko siya, Papa Jackson. Ano ba laman ang usapan natin? Ano ba laman? Di ba ang laman ay puro kasalanan niya? Kasi yun yung ikukwento ko lang naman talaga. Yun exactly. Yung talagang ginawa niya. Kaya lang kami nagkaganon. At alam mo sa sarili mo na pag nag-reach out ka, there might be a chance na maayos kayo. Alam mo sa sarili mo yun. Hindi mo alam? Pag gusto ko kasi talaga, Papa Jackson, ma-realize din naman siya. Hindi yung pagka, ano, ako pa yung lumalapit. Ako yung talagang nagmamakaawa. Why did you call Totohanan me? Totohanan lang. Zoe, why did you call me? Kasi nga gusto ko din. I believe I serve no more purpose tonight. Hindi, kaya ako tumawag talaga, Papa Jackson. Gusto ko ng advice at naguguluhan nga ako kasi kung ano ba yung nararamdaman ko na to. Galit na galit ba ako? Mahal na mahal ko naman yung tao eh, Papa Jackson. 20 years. We've been together for 20 years. Hindi naman isang tulog lang yun. Madami kami pinagsamahan. Hindi naman lahat nun puro mali. Hindi naman lahat nagkamali siya. Alam ko naman na napakarami kong pagkukulang din. Siguro nga, akala nyo, o siguro nga sa mata ng tao, mahadera ako na sinasabi mo. Pero pag tungkol naman sa aming dalawa, hindi naman ganun ako kahambog. Ay, Zoe! Nagkamali nga siya. Zoe! You have the option to reach out to your husband. Your husband, mula nung umalis siya, bumalik sa tindahan na kung saan nasa teritoryo ng pamilya mo. Tama? Tama ako mali? Sagot po. Oo, tama naman. Bumalik siya sa tindahan na kung saan na andun yung buong angkan mo. Tama mali? Bobo ba ako para hindi ko maintindihan na yun ay sapat ng reach out at pagbaba ng pride para balikan niya yun? Hindi mo ba naiintindihan yun? Bumalik siya sa lugar kung saan na andun yung buong pamilya mo. Anong reach out ang pinagsasabi mo? Na andun siya sa teritoryo mo? He could have Kasi had... Papa Jackson, he could have had... lang siya, kaya siya it bumalik. Doesn't matter. He's still there. If you know your husband, you should have known that that should have been enough para i-conclude mo. That's already a reach out. Ibinabalo niya yung pride niya. Umuwi siya sa pamilya mo. Ang kan mo yun. Okay. Andun siya. He could have had another chance to go somewhere. But he chose to be around your family members. Pero hindi mo makita yun. Ang iniisip mo, dapat siya mag-reach out sa akin. Anong gagawin natin ngayong gabi? Gusto mo ito maayos, pero hindi mo naman gusto mag-participate sa ikakaayos. Paano yun? Hindi, mamaya mag-reach out ako. Tatry ako na. Inabot pa tayo ng 12:55, pag mag-reach out ka rin pala.
Kaya nga, last na, kung kunwari na... Ay, alam mo, yan, alam mo, yan ang nakakapikon sa'yo. Yung last na. Last na ito. Ala, Zoe, Zoe. If you're going to reach out sa kanya and give your relasyon ninyo na ultimatum na para maging perfect siya, tapos last na yun, wag ka nang mag-reach out kung ganun pala. Hindi ko kailangan ng perfect, Papa Jackson. Eh, ba't nag-asalta ka ng last na? Hindi ko kailangan. Kasi ting mag-aaway kami, ako talaga, kahit mali niya, Papa so Jackson, what? If ako it, yung nagmamakaawa. Zoe, if it took that, to keep yung relasyon niya for 20 years, ibig sabihin, it could have been the best way going forward. So what? Why would you count it? If you were able to save yung relasyon niya every time, ba't mo pipilangin? So what? Ewan ko, pero alam mo, hindi ka naman ready maayos talaga ito eh. Baka tonight you're not ready. Maybe some other time. Ganun na lang. Some other time. Nalulungkot ako na parang pinipilit kita. Hindi, Papa Jackson. Pinipilit kita ang iusin yung bagay na ikaw mismo gusto maayos. No, I will try, Papa Jackson. Ayusin ko. Ikaw na bahala siguro. Ano ulam mo kanina? Wala, hindi ako kumain ng lunch eh. Nagkape lang ako kanina. Kaya mind ulo mo ganyan kay. Mainit ba ulo ko, Papa Jackson? Hindi ko alam. Close-minded ka lang. Baka. Sorry. Huwag ka mag-sorry sa akin. Wala mo, wala. It will not add anything to me as a person kung maayos kita ngayong gabi o hindi. But I promise every time na tatawag kayo sa akin, I'll give you my heart out. Ano lang ba alam ko ngayong gabi? Ang alam ko lang ngayong gabi, may caller ako, si Zoe, despite sa lahat ng pinagdaan nila mag-asawa, gusto niya maayos to. Pero ma-pride siya. So ako, babasagin ko yung wall na yon. That's my duty tonight. My duty is to break down that wall, yung pride mo. But I cannot do that. Okay, help me. Sampaling ka kita, Alpombra. Help me. Kaya napunta kausap eh. Ang dramahan mo. Hindi, ito ako pa, Jackson. Zoe, tulungan mo ang basagin itong pride na to. Okay. Mag-reach out ka mamaya. Ala, gusto mo malaman kung anong sabihin mo? Yeah. Naimiss mo siya? Of course. Ba't di masabi? Ano sabihin sa kanya? Sabihin mo. I miss you. Masama pa rin loob ko sa mga nagawa mo pero nami-miss kita. Would that kill you? No. Oh, hindi mo sabi. Kasi ma-pride ka nga. Tama? Tama. Ma-pride ka kasi. Nagmumukha na pinipilit kita eh. Ayaw ko naman mamilit. So. No. Tatawag ba ako dito kung hindi kita kailangan? Kailangan ko lang nga siguro na may taong makakapagpa-realize na masyado na akong tough, masyado kong binubuo ng galit yung puso ko. Siguro nga. Now you realize ko. Thank you, Papa Jackson. Shhh.
Hirap. Ang hirap ng malayo. Tapos, unti-unti nasisira. Sorry, Papa Jackson, napagalit kita. No. Hindi ako, nagagalit ako kasi. Look, you have to understand this na, Zawina. I'm not personally invested sa kwento mo. Wala akong kinalaman sa buhay mo. Nainis ako na alam natin parehas ang dapat mong gawin. Alam mo rin kung anong dapat mong gawin, pero hindi mo kayang gawin kasi ma-pride ka lang. Mm-mm. Kaya ako naiinis. Hindi ko ikakayaman ko ba pag nagbalikan kayo? Ano nang pakialam ko sa inyo? True. But that's my promise. You call my show, kaibigan kita. Mm-mm. Thank you. Diba? What do I know tonight? I know that you miss him. Kating-kating ka na mag-aimiss yun sa kanya. Ma-pride ka lang. Para kang tanga dyan. Yeah. Diba? Imagine mo ha. Imagine mo kagagawa na to. Ina-unblock mo. Tapos antay ka ng antay. Na mag-reach out siya. Ina-unblock mo na eh. Alam na niya na may ginawa ka eh. Hindi pa tinuloy. Hindi yung padiroche na masama loob ko pero miss kita. Nagalit talaga kasi ako. Di ba may mga ano dyan, convenience store dyan ng Pinoy, Zoe? Malalayo. Ah, pero may sobrang kanton, may kanton din doon na may kanton. Oh my God. Meron, di ba? Oh, meron. Tsaka munggo. Nagpunta ko ng Dubai, may munggo eh. Binibenta sa convenience store. Mag-change shopping na tayo. Bakit munggo? Wala lang. Kasi Friday na eh. Munggo day na eh. Munggo. Inabot na yun ang Biyernes, munggo day na eh. Sakit ng puso ko, Papa Jackson. Loosen up. Just loosen up a little bit. Just loosen up a little bit. Okay. Balitaan mo ako eh, pag na, nagkausap na kanyo. Gulitin ko, it is not a guarantee na maayos niyo to. But at least you will find it out yourself. Pero sana. Thank you for calling. Thank you, Papa Jackson. I'm sorry. No. Don't apologize to me. I am not personally invested sa iyo. So, wala kang dapat ipagsorry sa akin. Okay? Okay. Thank you for your time. We are going to talk again, okay? Yeah. Oo. Makakaasa ka. Once na mag-reach ako.
babalitaan kita. Thank you sa pagpa-realize. May gusto ka bang mensahe para sa kanya? Oo. Please, pwede. Go ahead. Baka makatulong. Gumaan. I miss you so much. I'm sorry. Siguro nga, kupal ako minsan. Or madalas. Sorry sa mga pagkukulang ko. Sorry kung dumating tayo sa punto na to. Hindi ito yung pinangarap natin na pamilya. Hindi ito yung kung saan tayo nag-umpisa, hindi ito yung gusto natin. Akala natin na meron na tayo ng lahat. Magiging masaya tayo. Pero ito tayo. Sorry kung nandito ako sa punto na hindi na kita nakikilala. Hindi mo na ako nakikilala. Dami nating pagkukulang sa isa't isa. Masyado tayong napanatag, nakampante, na ang pinangahawakan natin yung tagal ng relasyon natin. Masyado na nating sinantabi yung mundo natin para sa isa't isa. I'm sorry. Kung nagigiging bingi ako sa ting mag-aargumento tayo. Sorry kung pakiramdam mo bumababa ka. Pero mahal na mahal kita. Gusto kong maging maayos. Gusto kong maayos to. I miss you so much. Every morning na gumigising ako nang wala ang message mo. Nalisi, napakahirap. Napakahirap makita si anak natin ng laging tahimik. We miss you so much. We miss you ng anak mo. Balik na tayo sa dati. Balik ka na. Everything. Every day isang inaantay. Every day, I miss you so much. I'm so sorry. Kung ano man ang mangyari, kung ano man yung kahinat na nito, you will always be my greatest. Mabuti kang tao. Talino ka. Apo, pwede. Pwede na nating ibaba parehas yung pride natin. Magre-reach out ako sa'yo. Not because someone forcing me, pero dahil gusto ko at dahil mahal kita at dahil mahal ko yung pamilya natin. I love you. I miss you so much. Okay na po, Papa Jackson. Thank you. Thank you.
sing you a love song. Thank you. Took a while. Thank you, Papa. It took a while to crack you up kasi crack you down pala. Kasi ano ka? Yeah. Ano, ewan ko ba? Ang pride mo? Malay mo, turning point nyo ito. Diba? Yeah. Yeah. Turning point nyo into... So. Yeah. Na maay. Mm-mm. Anong sukat? You helps me. Nang ano? Ang ilong mo. Kasing hot na. Kasing hot eh. Ay. Grabe ka. Grabe ka. Papalit. Good luck, Zoe. Thank you. Thank you. Bye. Thank you so much. Babalitaan kita, Papa Jackson. I will hear from you, okay? Okay. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Ay, naman. Nag-alas dos na. Wild confessions na yung dati kong programa.